Anim na pangulo na umupo sa Malacañang, dalawa sa kanila mga Aquino. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy tukoy ang mastermind? Sa araw nito, August 21, taong 1983, isang brutal at mapangas na paraan pinatay habang bumababa ng aeroplano si Ninoy Aquino. Sabi ng mga conspiracy theorists, kung hindi si Marcos, si Imelda, o kaya ang mga komunista. Eh sino nga bang tunay raw na nag-uutos? October 1984, binuo ni Ferdinand Marcos ang Agrava Commission para imbestigan ang Aquino-Galman murder case. Ito'y matapos pagbantaan di umano ng ilang miyembro ng US Congress na puputulan ng aid ang gobyerno ni Macoy kung di matutukoy kung sino ang salarin. Matapos ang 20,000 pages ng testimonya ng halos 200 saksi, rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy na dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff, kasama ang 26 pang mga pangalan. Pero napawalang sala ng Sandigan Bayan si Ver at iba pa. Taong 1990, hinatulan ng Sandigan Bayan ang 16 na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng Noy Aviation Security Command ng Philippine Air Force. Taong 2007, binigyan ng pardon ni Pangulong Gloria Arroyo si Martinez at iba pa. At sa isang panayam, pagkalayang pagkalaya, ay itinuro ni Martinez ang negosyante at pinsan ni Cory Aquino na si Eduardo Danding Cuanco na mastermind. Pero 2014, namatay sa isang hit-and-run aksidente si Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Mukhang kahit ilang Aquino pa raw ang maging pangulo, balang araw ay mukhang hindi na yata malalaman kung sino ang tunay na nag-utos ng pagpatay. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan na lang ang naging kahulugan ng kanyang kamatayan. Nako, pero kung pati bayan lang usapan, ito po ay isang larawan mula sa August 21, 1983. Nakatingin sa bangkay ni Ninoy ang Noy Minister of National Defense na si Juan Ponce Enrile.